Nakakaramdam ka ba ng madalas na pananakit, pamamaga, or pamumula ng mga kasukasuan, daliri, tuhod, bukong-bukong, siko, or sa mga joint sa katawan? Ito ay posibleng ilan sa mga sintomas ng gouty arthritis na dulot ng mataas na uric acid sa katawan. So, in this video, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga iba pang mga natural remedies para sa uric acid, mga halamang gamot, mga pagkain, at mga dapat iwasang kainin. At ibabahagi ko din sa inyo ang iba pang pwedeng gawin para tuluyang gumaling sa problema sa uric acid at maiwasan ang gout attack. So, ibabahagi ko dito ang mga remedies na hindi ko na ibahagi sa una kong video about uric acid remedies. Ang uric acid ay tungkol sa hindi balancing production at paglabas ng purines sa katawan. So, normally, kapag nag-breakdown ang katawan ng purines, toxins, mga dumi sa katawan, dapat na ilalabas ito ng kidneys, pero dahil sa ilang mga kadahilanan, kaya nagkakaroon ng pagtaas ng uric acid sa katawan. So, ilang factor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan? Una, ito ay dahil sa lifestyle. So, isa na sa halimbawa dyan ay ang sobra-sobrang pag-iinom ng alak. Dahil ang alak ay nagtatransform into sugar at may mga alak din na mataas sa purines, so katulad ng beer, whiskey, na nagpapahirap sa kidneys. At pangalawa, paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng pagsisikip ng mga daluyan ng dugo at ito ay nagbibigay ng sobra-sobrang trabaho sa kidneys. Pangatlo, ito ay dahil sa sobra-sobrang pagkonsumo ng mga pagkain na matataas sa purines. So, ilan sa mga halimbawa dyan ay ang mga lamang loob, liver, baka, baboy, pwede rin ang mga seafoods. So, katulad ng scallops, pwede rin ang mga crabs, shrimps, mga seashells, at pwede rin ang mga dillies. Pwede rin ang mga dairy products, so katulad ng cheese, mga gatas na full fat, pwede rin ang mga fatty foods, so katulad ng mga karne na matataba, or mga pagkain na piniprito, or mga oily, greasy foods. Kasama din ang mga processed foods, so isa na sa halimbawa dyan ay ang mga tocino, longganisa, mga hot dogs, mga maraming preservatives. At isa rin sa pinaka-problema ng kidneys ay ang mataas na consumption ng sugar dahil dubling pahirap ito sa kidneys. So una, nagkukos ito ng obesity or pagtaba at ang pagtaas ng sugar sa dugo ay damaging sa kidneys. Kasama din dito ang mga instant foods, mga drinks, so katulad ng mga sardinas, noodles. So, pang-apat sa dahilan ng pagkakaroon ng mataas na uric acid, ito ay dahil sa obesity or katabaan. So, halos 10 times na mas mataas ang risk sa mga overweight compared sa mga normal ang timbang na magkakaroon ng mataas na uric acid at problema sa gouty arthritis. Panglima, genetics or pwedeng mamana ang hyperuricemia
or ang mataas na uric acid sa dugo at ang gouty arthritis. Pang-anim, pwede rin ang medication. So, may mga certain medication na nagdudulot ng pagtaas ng uric acid. Pang-pito, pwede rin maging dahilan ang mga certain health condition or disorders. So, una na dyan, diabetes. So, kapag may diabetes, mas malaki ang risk na tumaas ang uric acid. Pwede rin maging dahilan ang hypertension. So, kapag mataas ang dugo, mas nahihirapan ang kidneys dahil ang kidneys ang responsible sa pagsala ng dugo sa katawan. At isa rin sa dahilan ang mga sakit sa kidneys. So, isa sa dapat bantayan ay ang pagtaas ng creatinine level. At dapat din bantayan ang pagtaas ng kolesterol na pwedeng makabara or makadamage sa kidneys. So, lahat ng posibleng makasira sa kidneys, kailangan itong mamonitor. Dahil ang kidneys ang responsible para ma-purify ang dugo, mailabas ang mga toxins, dumi, mga kristal or bato, mga unhealthy substances sa katawan. So, yan ang naglilinis sa overall system ng katawan. So, in simple term, kailangang mapanatiling maayos ang daloy, healthy ang kidneys. Dahil kapag barado ang kidneys, lahat ay sunod-sunod na maging problema. So, ayan ang mga posibleng dahilan ng pagtaas ng uric acid sa dugo. So, ngayon ay proceed naman tayo sa mga pwede nating gawing relief para sa acute attack ng gout. So, una, kapag nakakaramdam ng sobra-sobrang pananakit ng mga joint, kailangan mo nang ipahinga. So, para maiwasan ang pamamaga or mga inflammation. Pangalawa, pwede rin gumamit ng ice pack para sa mga namumula, namamaga, or affected area. Pangatlo, mag-water therapy. So, kailangang uminom ng maraming tubig. Pang-apat, sa dapat gawin kapag inatake ng acute gouty arthritis, umiwas sa mainit na temperatura. And then panghuli, uminom ng mga halamang gamot na matataas sa anti-inflammatory. So, isa na sa halimbawa dyan ay ang turmeric o luyang dilaw. Pwede rin ang luya. So, pwede itong pagsamahin. Pwede gawing tea. Pwede rin i-blender. Ngayon, proceed naman tayo sa mga halamang gamot pang remedies. So, ito ay combination or recipe at ito ay mabisang pang-remedy para magpababa ng uric acid sa dugo at nakakatulong din ito pang-relieve para sa gout attack. Unang recipe, luyang dilaw, medium size, luya, medium size, bawang 3 piraso, at pinch o paminta, pakuluan ng 20 minutes. After mapakuluan, haluan ng 1 teaspoon na apple cider vinegar, kailangang raw at unfiltered. So, inumin na maligamgam bago kumain sa umaga at bago matulog sa gabi. So, twice a day inumin. Pangalawang recipe, so gagamit tayo ulit ng luyang dilaw, medium size, luya, medium size, at kaunting paminta,
haluan ng 1/4 cup na tubig, pagsamahin at i-blender, and then salain at haluan ng katas ng kalamansi na 10 piraso at inumin ito before meal, so 2 to 3 times a day. So, pangatlong recipe, pansit-pansitan, 1 tasa, saging, 2 piraso na hinog, kaunting paminta, 1 pirasong maliit na apple, kailangan kasama ang balat, and then 1/4 cup na tubig. Paghaluin or pagsamahin at i-blender at inumin few times a day. Ideal ito sa may mga stomach ulcer at GERD o gastroesophageal reflux disease. Pang-apat na recipe, gagamit tayo ng celery 3 tasa, kalahating avocado, gagamit din tayo ng pipino, 1 piraso na maliit, gagamit din tayo ng 1 tasang pineapple, kaunting paminta, at 1/4 cup na tubig. Pagsamahin at i-blender at inumin twice a day. Panglimang recipe, 2 tasang papaya na hinog, 3 pirasong bawang, at 1 talbos or 1 dahon ng sambong kailangang talbos, and then haluan ng 1/4 cup na tubig at i-blender at inumin ito 3 times a day. Pang-anim, 1 tasang fresh na malunggay, 1 buo hinog na avocado, at haluan ng 1 tasa na sabaw ng saluyot, i-blender, and then pagkatapos ay haluan ng kalahati na medium size ng lemon at inumin araw-araw. Pwede rin ang combination ng turmeric, apple, paminta, kaunting tubig, i-blender at salain, and then haluan ng kalamansi na 15 piraso or katas ng kalamansi na 15 piraso, and then inumin few times a day. Pwede rin ang combination ng turmeric, garlic, pansit-pansitan, kaunting paminta, at kalamansi. Pwede rin ang combination ng malunggay, pansit-pansitan, sambong, celery, avocado, at sabaw ng saluyot or pinakuluang saluyot. So, panghuling combination, dahon ng bayabas, dahon ng guyabano, luya, at ugat ng makahiya. So, itong combination na ito ay kailangang pakuluan at inumin as tea. So, ayan ang mga recipe na pwede nating pagpilian pang remedy. So, depende sa health condition at kung ano ang available. So, maliban sa remedies, may mga kailangan din tayong gawin or baguhin sa lifestyle para makontrol ang pagtaas ng uric acid at problema sa gout. Una, at pinakamahalaga sa lahat ng remedies, ito ay ang pag-inom ng maraming tubig. So, kailangan ma-flush out, mailabas ang mga dumi, matulungan ang kidneys para mailabas ang kristal, ang stones, or ang purines sa katawan. Pangalawa, baguhin ang diet. Karamihan sa mga sakit ay dahil sa mga kinakain natin or kung ano ang pinapasok natin sa ating katawan. So, kung kaya, mag-vegetarian at i-increase ang pagkain o pag-inom ng mayayaman sa vitamin C, matataas sa fiber,
para matulungan ang kidneys mailabas ang mga toxin sa katawan. At kailangan din ng healthy protein. So, kailangan lang mamili ng mga plant-based. Pangatlo sa dapat natin gawin, napaka-importante na ma-maintain natin ang healthy weight. So, mahalaga ang pag-exercise. Pero kailangan nating mamili ng steps or exercise na pwede sa kondisyon sa gout. At pang-apat, iwasan ang mga gamot na nagpapataas ng uric acid. At ang pinakamahalagang gawin para tuluyang ma-control or ma-manage ang uric acid. So una, kailangang ma-manage or ma-control ang diabetes, high blood pressure, mataas na kolesterol, at kailangang ma-monitor, ma-maintain ang maayos na flow ng kidneys. So, hanggat maaari, gumamit ng mga natural products dahil may mga certain medication na nagpapalala sa mga sakit. At para sa mga natural remedies, mga halamang gamot para sa mataas na kolesterol, high blood pressure, diabetes, mataas na creatinine, at problema sa kidney, ilalagay ko ang link sa description below. At para sa uric acid diet or mga pwedeng kainin or mga pagkain na pwedeng makatulong magbababa ng uric acid, so gagawan ko na lang ng hiwalay na video or ilalagay ko sa comment section. Generally, ang problema sa uric acid ay nag-uumpisa sa first step or sa maliit. So ang kailangan lang natin gawin ay hindi natin hintayin na mag-complicate, lumala. Dahil napakaganda ng buhay kung wala kang sakit. So, ayan lang for now. Sana ay makatulong. Again, ang purpose ng video na ito ay pang-informational at hindi ito pamalit sa ating mga medical experts' advice and treatment. So, maraming salamat sa panonood and God bless us all.